ay mga Bible. Kailangan ng laptop, no? Patagal pa ako yan. Okay, yung chapter 4, anong kwento nun? Okay, nagpakilala na si Moses at si Aaron sa mga leaders ng Israel. At pinakita nila yung pinakita ng Diyos sa kanila. At ang mga leaders na to ay naniwala kay Moses at ready na silang pumunta kay Pharaoh para ipaalam naman yung nais ng Panginoon. Ano bang nais ng Panginoon? Yung mga Israelites sa loob ng Egypt ay Anong gagawin ng mga Israelites? Yumaman? Yumaman tayo dito. Diba? Ang gusto ng Panginoon, umalis sila ng Egypt at sila ay idako kung saan yung kalooban ng Panginoon na para sa kanila. The promised land. Okay, tatanggalin sila doon sa Egypto at dadalhin sila sa lupang pinangako ng Panginoon para sa kanila. Okay, nandito na tayo sa part na yun. Okay? Ang mga Israelita ay nagpuri na sa Panginoon kasi nakita nila na meron na may pag-asa na sila na sila ay lumaya sa bondage ng Ehipto. Okay? Marami mga bondage, di ba? Mga tao ngayon. Tama? Ano mga bondage ngayon ng mga kabataan? Cellphone. Number one bondage ng kabataan. Barkada. Okay? Bisyo. Okay? Inom, alak. Ngayon, ano na? Big. Okay? Bisyo ng babae, bisyo ng lalaki. Okay? Ang dami mga bisyo, di ba? Puyat. Mga bisyo, ano pinagkakapuyatan? Hindi makatulog. Kasi nga, may cellphone. Number one yan. Cellphone, number one. Bibigay ng puyat sa mga kabataan ngayon. Okay? Chat. Okay? ML. Ayan pang mga laro ngayon. Ano mga bago na yung laro sa cellphone? COD. Ang lahat ng tinetest namin yun. COD. WR. Ano ba? Honor. Ngayon, alam nyo yun eh. Kasi nilalaro nyo yun. Okay? Yan yung mga nakapagpuyat sa atin. FB. Reels. Ano ba sa YouTube yung mabibilis lang na ano? Ang tawag doon? Shorts. Okay, YouTube, mga inaabangan nating mga YouTuber. Okay. Alam mo, napupuyat ba kayo doon? Okay. Okay, nagpupuyatan niyo ba yun? Parang hindi pa. Eh, ano kayang kinabukasan mo kayang kalokohan na naman na gagawin nila? Okay. Daming mga bandage na gusto tayong tanggalin doon ng Diyos at ilagay tayo kung saan ang kalooban niya. Okay? Ngayon yung message ko ngayon, in evil case, the persecution of the believers. Okay? Mga nananampalataya, mape-persecute. Mape-persecute ba mga mananampalataya? Pag naging Kristiyano ka ba, ang buhay mo ba ay masaya palagi? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ganun ba? Ang buhay ng Kristiyano? Ganun ba ang buhay ng Kristiyano? Hindi. Yung katotohanan, hindi. No? Yung mga maraming mga grupo dyan, ganun ang buhay nila. Kala nila, masaya lang. Pag na-persecute ka na, wala na. Okay? Tignan ngayon natin yung kwento dito. Kung anong gagawin na mga lingkod ng Panginoon at anong gagawin ng mga ayaw sa Diyos at anong gagawin dapat ng mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Ito yung kwento na ito eh. Ganda ng Exodus 5 eh. Sabay-sabayan natin. And the Lord said unto him, 4 pala yan, 5 tayo. And afterward, ito na, nagpuri ang mga Israelita sa Panginoon kasi alam nila na meron silang pag-asa na sila ay tatanggalin sa bondage at ilalagay sa lupang pangako ng Panginoon. And afterwards, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, hinausap na. Ito na yun. Okay? Ito na engagement.
Okay? Ano nyo yan? Yung kakausapin mo na yung pinaka-big boss. Kakalabanin mo na yung pinaka-big boss. Parang ganito na yun. Okay? Ito na yung pinaka-exciting part. Okay? Thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Okay? Sinabi na nila yung kanilang pakay kay Pharaoh. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Okay, ito ang masama. Okay? Ang Panginoon, ito na, engagement na, inutusan sila, engage. Okay? Moses and Aaron went in and told Pharaoh. Okay, ano daw ang mensahe ng Panginoon? Okay? Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. Sila ay magkakaroon ng pista at sila ay mag-worship sa Panginoon sa wilderness. Okay? Narinig na ni Pharaoh, and Pharaoh said, who is the Lord? Okay? Makarinig na kayo, naka-ano na kayo ng taong ganun? Nakapag-usap na kayo ng taong na ganun? Ano, Diyos? Sino yun? Sino? Sino? Jesus? Eh, sino yun? Okay? Kapag nanood ka ngayon ng mga TV at mga lalo na Hollywood movie, ang pangalan ng Panginoong Jesus ay Niyuyukaran. Bukang bibig lang nila yun pagka may nagkamali. Sinasabi palagi nila yung pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi wala lang sa kanila yung sino ba yun? Okay? Yan ang sagot ni Pharaoh. And Pharaoh said, who is the Lord? Sino yun? Sino ang Diyos? That I should obey His voice to let Israel go? Ba't ito susunod doon? Sino yun? Marami mga yung mga tao ganun, no? Lalo na yung mga reprobate. Yung mga ayaw sa Diyos. Yung mga taong galit sa Diyos. Okay? Ngayon, napaka-bibihira ng pag-usapan ng Diyos. Munta kayo sa mga usapan ng mga lasing. Mag-uusap kaya sa Diyos yun? Mga magkakabarkada, mag-uusap kaya sa Diyos yun? Unlikely. Puro kalokohan ang pag-uusapan nun. Ano mga ginagawa ng mga ano, pinag-uusapan ng mga kababaihan, anong pinag-uusapan? Make-up. Lalaki, damit, forma. Ito ang mga pinag-uusapan ng mga kababaihan. Chismis. Paninira. Minsan, mga lalaki rin, kala nyo, ganun din. No? Formahan din ng formahan. Ano yung bago sapatos ko ngayon? Ito yung bago kong ano ngayon? Ito yung bago kong bike? Air to air. Minsan ganun, no? Kanya-kanyang yabang, kanya-kanyang yung mga pinag-uusapan, mga kabataan. Okay? Iba naman, masyado namang lulog sa pag-aaral. Okay? May mga ganun din, ano? Yung mga hindi masyado na ipag-uusap, aral lang ng aral. Kinukumpute yung lahat. Ay, pag itong ipis na ito lumipad dito, ano kaya yung speed niya at ano kaya yung time, paano siya bababa? Wala sana naman, walang ganun dito. Okay? Marami dito yung mga kalokohan. Tama? Nag-uusapan, puro kalokohan, tawa ng tawa hanggang sa mag-umaga. Okay? Bata ka pa, ligaw ka na ng ligaw. Alam mo, may pera ka na. Ikaw naman, kababaihan, paligaw ka ng paligaw. Parang gusto mo nang sagutin silang lahat. Okay? Nangyayari ngayon sa ating mga kabataan. Ano? Sino ang Diyos? Tapos susunod doon. Yung dami mo ngayon, mga kabataan, ganyan ang tingin sa Diyos. Okay? Pinagtatawanan pa nila, ay, pumunta ka Bible study? Ano doon ang Bible study? Sabi mo doon? Okay? Kinakahiya yan, salitaan ng Diyos. Ang Diyos kinakahiya.
Ganito to si Pero, mayabang, mataas ang kanyang tingin sa kanyang sarili, at gusto niya, siguro, kala niya siya ay Diyos. Kaya ang pagtingin niya sa Diyos, ay ganun na lang. Binababa mo ang Diyos. Ay, ano? Diyos. Diyos, pero Diyos wala. Masarap uminom ng Diyos. Okay? Maraming mga tao ganyan ang tingin sa ating Diyos. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Meron ba mga ganun tao? Ay, ang dami. Yun ang katotohanan. Who is the Lord that I should obey His voice? Sino siya? Ba't ako susunod sa Kanya? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Hindi ko kilala yan. Maat pa ko dyan. Wala akong pakialam dyan. Pupunta nga sa church eh. Yayain mo. Takot, parang takot na takot mo ko sa, kala mo papatayin dito. Kaya ipanalangin natin sila. Huwag silang mahulog doon sa daan na hindi na sila babalik uli. Reprobate. Nire-reject nila palagi ang Diyos. Wala akong pakialam sa Diyos. Hindi ko yung kilala. Mas kilala ko yung sarili ko, ako ang Diyos. Indirectly, sinasabi mo yun pag ayaw mong kilalanin ng Diyos. And they said, the God of the Hebrews had met with us. Let us go, we pray thee, 3 days journey to the desert, and sacrifice unto the Lord our God, lest He fall upon us with pestilence or with the sword. Alam nila, yung consequence. Bakit nila ginagawa? Bakit sila niniwala sa Diyos? Dahil kasi ang Diyos ay nagpaparusa. Yan o, alam nila eh. Alam ni Aaron at saka ni Moses. Pag hindi nila sinunod ang Diyos, ang Diyos ay may karapatan at kakayahan tayo parusahan. Okay? Pestilence, peste. Sword, kalaban yan. Papatayin ka sa marahas na paraan. Sino gusto mamatay sa marahas na paraan? Ay, si Kuya, yan, si James. Nasaksak yan dyan eh. Kasi nakipagrambulan. Gusto mo mamatay sa marahas na paraan? O na peste ka. Ay, naku. Kinain yung katawan niya ng ano, uod eh. Yung mga sakit ngayon. Ah, na-COVID yan. COVID-COVID na naman yung COVID. Na monkeypox. Okay. Marami sa amin monkey boy, pero monkeypox wala. Okay. And the king of Egypt said unto them, wherefore do ye, Moses and Aaron, let the people from their works, let you unto your burdens? Okay? Or get you unto your burdens? Nako! Gusto nyo lang mag-happy-happy? At ayaw nyo magtrabaho. Yun ang sabi niya. Okay? Hindi niya pagmamayari ang mga tao. Number one, ang Diyos ang nagmamayari sa mga tao. Kasap talaga. Hindi po natin pagmamayari ang mga tao. Tandaan po natin yan. Yung mga tao ngayon, gusto nilang maghari-harian sa mga tao. Itong ginawa sa ating pandemic. Di ba? Ganda nga ng pinadala ni Pastor na quote eh. No? Dapat ang gobyerno inaalagaan yung karapatan ng tao. Hindi yung inaalagaan niya yung health ng tao. Kasi yung health ng tao ay dapat ang tao mismo ang nag-aalaga nun. Pag binigay mo yun, sabi daw, dun sa quote, pag binigay mo yun, ng pag-aalaga ng health ng tao, binigay mo sa gobyerno, parang ibinigay mo na rin lahat. Pati yung iyong kalayaan. Alam niyo yun? Sino dapat mag-aalaga ng health natin? Tayo. Okay? Tayo yung nakakaalam kung saan tayo makapabuti. Hindi! Gusto ko lahat kayo, turukan kayo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang sa mamatay kayo. Ganun ang ginagawa ngayon. Okay? Ang daming patay. Bata pa lang patay na. Napapansin niyo ba yun?
dun sa aming dinadaanan papuntang church sa Daang Bakal. Madalas dun, linggo-linggo may patay. La, linggo-linggo kami na natatrapi. Halos madalas linggo-linggo. Okay? Ang daming patay. Bata, matanda. Unlikely yun. Dati hindi ganun eh. Bibira ang makikita mo yung may patay. Mabibilang mo sa isang buwan. Pero ngayon, halos linggo-linggo. Tuturok pa more. Okay? Kaya ang dalangin ko sa inyo, maging matalino kayo. Ang alagaan nyo yung sarili nyo, huwag nyo paalaga sa gobyerno. Kasi pag pinaalaga nyo yan sa gobyerno, pati yung karapatan nyo kukuhanin. Lockdown! Wala nang gagilaw, walang magtatrabaho. Ano yun? Hindi ka nga namatay sa virus, namatay ka naman sa butong. Okay? Saan? Anong maganda? Pamatay sa gutom, pamatay sa virus. Eh, virus din mo nga nakikita eh. Yung gutom, for sure, pag hindi ka kumain, patay ka. Diba? Ano tayo? And Pharaoh said, behold, the people of the land now are many, and ye make them rest from their burdens. Okay? Gusto nyo lang magpahinga eh. Sampa-sampa. Okay? Gusto nyo lang makikain eh. Ano mga ansang dati eh. Takot dyan, makikikain ka. Hindi mo alam. Kung nakikikain nga ako, unang-una salita ng Panginoon. Kinakain namin doon. Pangalawa na lang yung pagkain physical. Pumunta ka sa church para ikaw ay kumain spiritual. Diba? Mahalaga ba yun? Amen. Yung kalaluan natin hindi mamamatay forever. Kaya kailangan natin ng spiritual na kalakasan. Yung physical natin mamamatay. May instance na hindi na tayo pwede. Okay lang hindi tayo kumain. Pagpatay na tayo, okay lang hindi na tayo kumain. Hindi ka na mamamatay nun. Gets nyo? Okay? Pero ang spiritual, ang salita ng Diyos, hindi mawawala. Ni ang chat nun, hindi mawawala. Okay? And Pharaoh commanded the same day the taskmaster of the people and their officers saying, ito na. Okay? Consequence. Ng pagsasabi ng katotohanan, may consequence. Okay? May ibang take ang mga galit sa Panginoon pag sinabi mo ang katotohanan. Ye shall no more give the people straw to make bricks. As heretofore, let them go and gather straw for themselves. Huh? Alam niyo yung bricks? Yan nakakita na ng bricks. Nakakita na kayo ng hollow blocks. Nakakita na kayo hollow blocks. Paano ginagawa ang hollow blocks? Paano ginagawa? Paano ginagawa hollow blocks? Kailangan mo ng simento. Kailangan mo ng graba. Tama? Yung maliliit na graba, hindi yung malalaki. Bakit kailangan mong may maliliit na graba? Hindi na lang dapat lahat simento. Bakit? Para matibay. Okay? Kasi pag puro lahat simento yun, pwede mong gawing chok yun. Yung sulat mo lang. Di ba magkaroon buo ka ng simentong naglagyan ng tubig? Di ba? Pag binato mo na ganun, plak! Okay? Pwede mong isulat yun. Pero pagka hollow blocks siya, medyo mas solid siya. Di ba? Yung bricks ng panahon nila, okay? Ano yon? Mud yon, putik. Pero nilalagyan nila yun ng straw sa bitna para yun ang magbabind, magkakapit dun sa iba-ibang mga halo ng putik. Ibig sabihin, mas magpapatibay. Okay? Ngayon, pag tinanggal yun, pag gumawa ka ng bricks, ano mangyayari sa bricks mo? Madaling masira, madaling mag-break. Tama? Ngayon, ang ginawa sa kanila, okay, gumagawa sila, yun ang ginagawa nila, gumagawa sila ng mga bricks. Saan ginagamit yung bricks? Paggawa ng mga structure, bahay, pyramid. Okay, iba-iba, ang dami pwedeng gawin sa bricks, di ba? Okay, lutuan, pwede ka magawa ng lutuan, kapag magitan ng bricks. Bahay,
structure, okay? Ganun, yung malalaking structure nila, di ba? Yung mga pyramid nila, gawa yun sa bricks. Okay, yun ang ginagawa ng mga Israelita. Kaso lang ha, sila ay tinanggalan ng straw. Okay, pag gumawa ka ng bricks, walang straw, anong mangyayari? Hindi na siya tulad ng dati. Okay, and the tail of the bricks, ibig sabihin nun, kung ano yung composition ng bricks, the tail of the bricks, ibig sabihin, kung gano'n siya kalaki, gano'n siya katibay, dapat gano'n pa rin. Okay, yung sabi doon, the tail of the bricks which they did make heretofore, mula pa dati, ye shall lay upon them, ye shall not diminish of thereof. So, kung gano'n sila karami, gano'n yung quality nila, dapat gano'n pa rin, kahit na tinanggalan sila ng straw. E ba, paano mo gagawin yun? Okay? For they be idle, therefore they cry, saying, let us go sacrifice to our God. Okay, wala talaga siyang regard sa Panginoon. Okay? Ang focus niya sa kanyang sarili is gain. Okay, maraming mga tao ganun, ang focus nasa sarili. Kung anong mahihita ko dyan, anong makukuha ko dyan, ano para sa akin dyan? Okay? Wala tayo palagi, madalas, minsan madalas, ganun tayo. Tama? Yeah. Hindi tayo marunong magbigay. Ang focus natin nasa ating sarili. Okay? Yan ang mga, lalo ng mga reprobate, ang focus niya nasa kanilang mga sarili. Okay? Mga ayaw sa Diyos, galit sa Diyos. Let there more work be laid upon the men, that they may labor therein, and let them not regard vain words. Para hindi sila magsabi ng ano-ano mang mga salita. Bigyan sila na mas maraming trabaho. Ang hirap. Diba? Dati meron na sila mga ingredients or materials sa paggawa nila ng bricks. Ngayon, tinanggal yung isa at gusto ng pero na gagawin nila kung yung ano yung ginawa nila dati, same quality, same size, okay? Same na strength ng brick yung papagawa sa kanila, ang gagawin nila. Laking problema nila, di ba? Persecution. Tayong mga Kristiyano, sino dito na po persecute? Na-persecute na ba kayo? Di ba kayo na-bully? Hindi na dito na-bully. Marami sa atin ang bumuli. Kaso lang, yung bully sa atin, mga, ano lang yun, asar lang sa atin, insecure lang sa atin yun. Pero, yung mga tao na nambubuli, na insecure sa Diyos, yun ang mahirap. Okay? Mga tao, kasi pero insecure to sa Diyos. Gusto niya siya yung bibigyan mo ng parangal, bibigyan mo ng pagsamba. Yung mga ganyan mga tao. Okay? Mga power tripping, mga teacher na power tripping. Okay? Simple-simple na subject, pinapahirap. Gusto kasi niya, siya ay mapansin. Mapansin. Siya ay mapapansin. Yung focus nasa kanya. Ako ang pinakamagaling na teacher. Minsan, ganun din tayo bilang tao. Di ba? Ako ang pinakamagaling dito. Wala silang alam. Ako lang. Ganyan tayo. Ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakamagaling magluto. Ako ang pinakamagaling maglaba. O, sige, ikaw na. Umihin na sa'yo lahat. Okay. Ganyan tayo, no? Mga self-centered. Eh, lalo na yung mga taong galit sa Diyos. Ayaw ang Diyos at ayaw kilalanin ng Diyos. Okay? And the taskmaster of the people went out, and their officer, and they spake to the people, saying, thus saith Pharaoh, I will not give you straw. Ito na, binigyan na na commandments yung kanyang mga tauhan, yung mga taskmaster, yung mga nagbibigay ng trabaho, patrabaho, go ye, get you straw where ye can find it, yet not out of your work shall be diminished. Kumuha na kayo ng mga straw, no? Kayo na yung kumuha. Ang hirap nun, no? Number one, mahirap ang, ng panahon nila, mahirap ang, anong mahirap?
Ang mahirap sa panahon nila. Wala pa sila itong motor. Wala pa silang kotse. Wala silang van. Wala silang e-bike. Wala silang bike. Okay? Sana kung meron man lang sila, yun, mga kalesa, okay? Yung mga cow, yun, pwede nilang gawin yun kasi kailangan mong karoon ng cart. At hindi yung gano'ng kabibilis. Okay? Eh, ang task nila, gagawin nila kung ano yung ginagawa nila before. No? Kunyari, ngayon ay Saturday. Kung ano yung task mo, kung nakagawa ka ng 1,000 bricks sa Saturday, dapat, pagdating ng Sunday, makagawa ka pa rin ng 1,000 bricks. Pagdating ng Monday, Tuesday, and so on and so forth, dapat ganun pa rin, hindi mag-diminish yung nagagawa mong bricks. Eh, wala kang straw. Ang gagawin mo, siyempre, kukuha ka muna ng straw bago mo magawa yung bricks. Okay? Anong pinaka-importanting element yung nawawala sa'yo? Anong pinaka-importanting element? Yung palaging, minsan yung element na yun, wala tayong pakialam. Oras. Mahalaga ba yung oras? Kano kahalaga yun? Hindi mo na yun may babalik. Pag lumipas na yun, tapos na yun. Okay? Ganun ka-importante ang oras. Ang sa kanila dito, yun ang kinukuha sa kanila, oras. Oras, lakas. Okay, panahon. Yun yung oras eh, panahon. Mahalaga ba ang panahon? Ilang beses kayo magiging bata? Ilang beses kayo magiging 7 years old? Isang taon lang. Magkatapos nang wala na. Yan ang kukuhanin sa kanila, oras. Mahalaga ba ang oras? Minsan kasi, winawalang bahala natin ang oras. Okay? Pa-late. Ikaw yung sanhin ng late. May groupings kayo. Darating ka, sa ang usapan nyo, alas 10 o'clock, darating ka 11. Hindi makapag-start yung grupo mo kasi nga, wala ka. Sayang, kinuwanan mo. Kung ilan silang tao doon, kinuwanan mo sila ng oras. Ninanakaw mo yung oras nila. Okay? Kasi mahalaga yun. Okay? Ito rin. Pero kinuwanan sila ng oras. Yung oras na yun, may equivalent yun na lakas. Tama? Sana may nagawa ka na sa mga oras na yun ng bricks. Kaso lang nga, naghahanap ka pa ng stroke. Guess nyo ba? Nakukuha nyo ba? Mahalaga ba ang oras? Yes. Kung may equivalent na lakas yun. Sayang, dapat natulog na lang muna sila. Nagpalakas yung mga kagrupo mo. At dumating sila doon, 11 o'clock din, sabay-sabay kayo at may nagawa kayo, kinuha mo, ninakaw mo yung oras nila. Go ye, get your straw where ye can find it, yet not all of your work shall be diminished. Okay? Kumuha kayo ng straw, pero yung dapat niyong magawa, kung 1,000 yun, 1,000 pa rin. Okay? Anong mangyayari ngayon yun? Mag-o-overtime sila. Yung pagkuha nila ng straw, kung ilang oras yun, pagdating sa paggawa nila ng bricks, ilang oras uli yun. Imbis na kapahinga na sila. Kaya ang work ng isang normal na tao, papasok siya ng alas 8, uuwi siya ng alas 5. Alam niyo ba yan? Eh bakit yung sa school, kal-half day lang kami? Kasi tinitrain pa lang kayo dun. Pagdating sa tunay na trabaho, 8 oras yun plus 1 oras na pagkain at pahinga. Okay. Alam, ganun ba yun? Beijing? Eh, nakakatamad pala magtrabaho. Okay lang, walang ano. Ano yung sabi ni ano? Isang susulat ng ano, mga code sa t-shirt na loko-loko. Ganyan. Okay lang tamad. Basta hindi pagod. Hindi ba yun? Normal na nagtatrabaho, papasok siya, yung mga tatay natin, yung mga nanay natin, yung nanay nagtatrabaho,
tanay, mga tatay natin, makitaan natin, no? Ay yung travel time pa from the office, galing sa bahay, ay meron pang oras yun. Okay? Travel time from bahay, from office, papunta uli sa bahay, meron pang oras yun. Sana kung malapit lang yung bahay nyo, okay yun, maganda. Okay? Ganong karaming oras yung kinakain ng pagtatrabaho. Eh lalo na pagka binigyan ka pa ng task na dati mong ginagawa na meron ka na tinanggal sa'yo, mag-adapt uli yun ng oras para sa iyong pagtatrabaho. Okay? Yan ang naging problema nila. Okay? Anong tinamaan sa kanila? Oras. Lakas. Okay? Pag na-persecute natin tayo, okay, oras ng pag-iisip, oras ng kalakasan mo, okay, na ibabaling mo sa ibang mga bagay. The officers of the children of Israel, which Pharaoh's taskmaster had set over them, were beaten. Anong ginawa? Bugbog sarado. Bugbog. And demanded. Okay? Minsan yung beaten, hindi naman yung para ka lang talunan. Okay? Sa opisina, ganun. Okay? Naikipaglabang kami doon. Lalo na pag ikaw ay Kristiyano. Okay? Iba-iba mga pinapakain sa inyo doon. Mas yung kabaklaan, pinapakain sa amin doon. Okay? Yung LGBTQ. Maging alay ka. Maging kakampi ka namin. Sinusumbo sa yun. Kabaklaan. Kasamaan. Okay. Were beaten and demanded, wherefore have ye not fulfilled your task in making bricks both yesterday and today as heretofore, gaya ng dati. Heretofore. Okay? Kung anong ginagawa niyo dati, gawin niyo ngayon na wala na kayong mga stroke. Then the officers of the children of Israel came and cried unto Pharaoh. Ito na mga, alam mo na pinepersecute ka. Okay? Sino una mong pupuntahan? Yung nagpepersecute sa'yo o ang Diyos? Yung madalas yung nagpepersecute sa'yo, yun yung madalas, ito yung ginawa ng Israelites. Imbis na pumunta sila sa Diyos, Diyos, aming Ama, pinepersecute kami dahil sa kalooban. Hindi yun ang ginawa nila. Sinong una nilang pinuntahan? And the officer of the children of Israel came and cried unto Pharaoh, saying, wherefore dealest thou thus with thy servant? Ganito mo po kami ititreat yung mga servant ka lang eh. Di ba? There is no straw given unto thy servants. And they say to us, make brick. And behold, thy servant are beaten, but the fault is in thine own people. Okay? Noong ka pa nagsabi ng hinanaing mo, yun nga yung nagpapautos na kayo pahirapan. But he said, ye are idle. Mga tamad! Ye are idle. Tamad! Yun salita nun. Okay? Therefore, ye say, let us go and do sacrifice to the Lord. Ginaslight na ni Pharaoh yung mga Israelites. Sirinag lang nila yung pahirapan na nangyayari sa kanila. Uwi na lang bahala at pinapa mukha sa kanila na sila yung mga tamad. Tamad ba sila? Eh, nagtatrabaho nga sila eh. Diba? Baliktad. Sasabihan kang tamad, eh, pawis ka na nga. Diba? Pagaktak na yung pawis mo, nakakatrabaho, sabihin ka ba, tamad mo, tamad mo! Okay? Minsan ginagano tayo ng mundo. Bilang mga Kristiyano, ah, ganyan ka ba? Ganyan ba Kristiyano? Ah, sasagot pa, sige, magsimba ka pa dun. Ginagaslight tayo ng mundo. Hindi tayo perfect, alam natin yun. Okay?
But he said, ye are idle, ye are idle. Therefore ye say, let us go and do sacrifice to the Lord. Go therefore now and work, for there shall no straw be given you, yet shall ye deliver the tale of Greece. Okay, kung ano yung ginagawa nyo dati, yung quality, yung ganda, yung tibay, yan pa rin ang gagawin nyo. Kahit wala kayong straw, nandiyan ka pa lumapit, yan ngayon nag-uutos ko. Anong gagawin pagpapahirap sa inyo? Nandiyan ka pa, dyan ka lalapit, dyan ka makikiusap. Kayo ka dapat makiusap. Okay, mamaya, yun yung gagawin ni Moses. Tingnan natin. And the officers of the children of Israel did see that they were in evil case. Sila ay nasa masamang pagkakataon. Evil case. Yan yung natin, da? In evil case, the persecution of the believers. After it was said, ye shall not diminish from your bricks of your daily task. Pinagawa na ba kayo ng ganon? Pinapagawa ka ng isang bagay na mahirap na at ginawa pang imposible para sa iyo. Nagawa niyo na ba? O, magbukasan mo lahat ng mga pinggan dyan. Tapos, yun nandun ka na. Ba't po walang sabon? Bahala ka! Ikaw mo gumawa ng sabon mo! Gagawin mo paano hugasan? Walang sabon? Parang ganun ang ginawa sa mga Israelita. Okay. And they met Moses and Aaron. Ito naman ganda, nagkatagpo sila. Who stood in the way as they came forth from Pharaoh. And they said unto them, the Lord look upon you and judge, because ye have made our savor to be abhorred in the eyes of Pharaoh. Kayong dahil, yung dalawang dahilan eh. Ba't namin ito naranasan eh? Ang Panginoon ang bahala sa inyo. Yan ang namin nila kayo. Eh, inutos lang naman ng Panginoon yan sa mga lingkod ng Diyos. Sometimes, ganyan ang ginagawa natin sa mga lingkod ng Diyos. Sinisisi pa natin sila. Eh, bakit ma-preach yan? Ayun yung sinasabi ng Panginoon. Ba't mo? Ba't nagbe-preach ka ng bakla? Ba't nagbe-preach ka ng Judaism? Ba't nagbe-preach ka ng Calvinism? Yan ay mga mali. Ba't hindi mo preach siya? Payaan mo lang sila. Yun yung sinasabi ng Diyos eh. Dapat natin i-preach yun para yung iba ay masalba natin sa pagkakamali na yun. Si Moses ay, ito naman ang nangyari kay Moses. Tingnan natin kung ano yung reaction ni Moses. And Moses returned unto the Lord and said, okay, ang ganda na, sinsan siya, pumunta? Magmerang persecute sa'yo, saan ka pumunta? Sa Panginoon, hindi sa nag-persecute sa'yo. May kiusap ka pa doon, yun nga yung nag-persecute sa'yo eh. Ay, ito yung mga nanggubuli sa akin. Na dapat kaibiganin ko ito. Kakaibiganin mo pa yon? Yun nga yung nagpe-persecute nila, lalo ka na-persecute. Nga gawin ka uto-uto nun. And Moses returned unto the Lord and said, Lord, wherefore hast thou do evil entreated these people? Okay, ito namang ano kay Moses, hindi siya nagtiwala sa Panginoon dahil alam naman niya at sinabi naman ng Panginoon, napapahirapan muna sila bago sila palayain. At makikita muna ni Pharaoh yung kapangyarihan ng Diyos na gagalaw para sa kanila. Okay? Why is it that thou hast sent me? Bakit mo pa ako pinapunta doon? Ganito pala mangyayari, sabi mo. For since I came to Pharaoh to speak in thy name, he hath done evil to these people, neither hast thou delivered thy people at all. Hindi naman sila nasalba. Pinapunta mo pa ako doon, napasama pa sila. They are in evil case. Sila ay na-persecute pa mo lalo.
Timothy. Tapos na. Tapos na ba doon? Bilang isang Kristiyano, anong i-expect mo pag ikaw ay naging Kristiyano? Happy-happy? Hindi ka mape-persecute? Mumpunta ka dito every Saturday? Nagbabasa ka ng salita ng Panginoon? Nananalangin ka? Minsan, imamak ka nila. Yung pagpananok, yung pagdadamit mo, papansinin yan. Ay, nakapalda palagi yan, ang dating daan yan. Ang haba ng buhok niya, ang dating daan niya. Dumaan lang, hindi ako dating daan na rin. Ngayon, ang dami magpe-persecute sa atin, sasabihan lang tayo ng mga bagay na napakasimple. Ang dakas natin ma-offend. Okay? Masabihan lang tayo niyan, ay, hindi yung mga, ano mga hindi umiinom. Ano yan? Killjoy yung mga yan. Killjoy. Huwag tayong maribarkada dyan. Puro salita ng Panginoon ang usapan ng mga yan. Or hindi naman ganun. Puro kalokohan din yung tinan. Okay? Sana ma-persecute tayo sa tamang paraan. Sa salita ng Panginoon. Tulad ni Moses at mga Israelites. They are persecuted because of God's will for them. So, ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Sila ay may alis sa Egypt at may lagay sa lupang pangako ng Panginoon. Okay? Basta tayo ng mga verses tungkol sa persecution. Tingnan natin. Basahin natin sa Matthew. Tingnan natin, no, ang buhay mga happy-happy Christians. Okay? Nasabi lang Christiano sila. Okay? Happy-happy lang. Okay? Ayaw na ayaw mo persecute. Kaya palagi lahat sa mga issue ng salita ng Panginoon pagdating sa kabaklaan, wala sila. Tanggapin natin yan. Okay? Hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay? Basahin natin dito. Sa the first, 2 Timothy 3:11 to 2 Timothy. Nasaan ang 2 Timothy? 2 Timothy 3:11 to 12. Babasa nga po. Basa. Persecutions, afflictions, which came unto me, but persecution I endure, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will be God be in Christ Jesus shall suffer persecution. Sabi dyan, si Paul ang sasalita niyan, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Mape-persecute ba mga Kristiyano? Yes. Si Paul na persecute. Hindi sa isang lugar, maraming lugar. At ang anong ginawa sa kanya ng Panginoon, siya ay dinideliver ng Panginoon. Siya ay niligtas ng Panginoon sa persecution. Sabi dyan, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kung tayo ay mamumuhay para kay Kristo, sabi dyan, i-expect na tayo ay magiging maganda ang buhay, masaya, maligaya. Ano ba sinabi? Ano ba yung sinabi? Suffer persecution. Ipe-persecute tayo. Ayaw ko na maging Kristiyano, pa-persecute ka pala dyan. Tignan mo natin yung mga susunod na mga verse. Sabi dyan sa John 15:19-20. Sige, basa. If ye were of the world would have been so. But because ye are not of the world, but
have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Okay. Yan ang Panginoon na nagsasalita nito. If you were of the world would love you his own. Sino yung mga love ng mundo? Sino yung mga love ng mundo? Ha? Yung mga, ngayon, sino yung mga gusto ng mundo? Ha? Artista. Artista. Sino pa? Vlogger. Sino pa yung mga love ng mundo? Yung gusto ng mundo. Yung mga sumisikat. Di ba? Sports. Love ng mundo. LeBron James. The King. Hindi mo ikaw the King? Matitindi ka pa sa Diyos? Hanggang ganun pa pa. Hanggang ganun pa yun. Mga Diyos? Yan yung love ng mundo. Okay? But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Galit ang mundo sa atin. Expect niyo yun. Kasi ang gusto ng mundo, yung yabang, proud. Yung gusto ng mga ng mundo eh. Yung magaling sumayaw. Yung magaling ganon. Yung mga gusto ng mundo. Ano pa mga gusto ng mundo? K-pop! Mundo yun. Ano pa? Ang dami, lahat ng poneng gusto ng mundo, yun yung gusto ng mundo. Pero hindi tayo ganun. Kaya pag Kristiyano ka, hindi ka magiging artista. Gusto, anong gusto mo? Gusto ka ng mundo o gusto ka ng Diyos? Remember the world that I said unto thee, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Okay? Kaya tayo mga pumunta dito, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, gusto mo ang Panginoon. Pag ayaw nyo na dito, alam nyo na. Alam na this. Pag ayaw nyo sa ganito, sa nagpe-preach, binabasa ang salita ng Panginoon, pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Okay, nagpapakit na lang ako dito. Ganun-ganun na lang ako dito. Yun na, alam nyo na. Kung ayaw nyo na pumunta dito, alam nyo na. Alam nyo kung sinong gusto nyo. At ayaw nyo ang Diyos. Okay? Matthew 5:10-12. Matthew 5:10-12. Babasa. Okay, ready? Go. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you. They shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Okay, salamat sa Panginoon. Okay, hindi lang tayo persecuted. Yung persecution natin ay may reward. Okay? May gantimpala. Pag nape-persecute ka daw para sa Panginoon, hindi dahil bakulit ka, hindi dahil pasaway ka, nape-persecute ka, ano, pag nag-soul winning tayo, no, gusto sumama sa amin, pag nag-soul winning, sumama po kayo, tingnan nyo kung paano tayo pinipersecute. Okay? Makikita pa lang yung mukha natin, nagtatago, sinasarado ng mga punta. Wala na malalaking bahay. Pero salamat dito sa alahala. Okay, yung mga tao dito, open pa sa salita ng Panginoon. Munta kayo ng Manila, yung malalaking bahay kung tapakin mo yun. Pahabol ka pa sa aso. Papakawalan yung mga aso nila. Okay?
Sabi dyan, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manners of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Hindi lang tayong unang pinersecute yung mga nauna pa sa atin. Okay? Tandaan po natin. Okay bang ma-persecute? Okay lang. Kung para sa Panginoon. Kasi alam ko, meron akong reward sa Panginoon. Mark 10:29-30. Mark 10:29-30. Ready? Read. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren, and sisters and mothers, and children and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. Okay. Salamat sa Panginoon, no? Kung ang, kunyari si Ma'am Joan, asawa ko yan, di ba? Sabi ko, Panginoon, Ma'am Joan, maglilingkod ako sa Panginoon, pupunta akong alahala. Hindi siya sumama sa akin, okay lang. Pero salamat sa Panginoon, kasama ko ang asawa ko. Pag sumama sa iyo, ang iyong pamilya, para maglingkod sa Panginoon, good yun. Pero pag ayaw nilang sumama, okay lang. Okay? Kung kita nyo, sabi dito, Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that had left house, nor brethren, nor sisters, nor father, nor mother, nor wife, nor children, nor lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in the this time, houses and brethren and sister and mother and children and lands with persecutions in the world to come eternal life. Okay, gets nyo? Okay, hindi nyo, huwag nyo ano yung kalabanin kagad yung kung ayaw sumama sa inyo, okay lang. Okay? Iwan nyo muna sila. Okay, maglingkod kayo sa Diyos. Kasi may mga ano dito, pero pagka hindi ka pinayagan ng tatay at nanay mo, bata ka pa, sundin mo muna ang mga magulang mo. Okay? Meron panahon, lalaki ka rin, magkakaroon ka ng desisyon, desisyonan mo na ikaw ay lumakad sa Panginoon. Okay? Tandaan nyo ha, okay, hindi ko sinasabi sa inyo mag-rebelde kayo. Okay? Nasabi ko dito, okay, sumunod tayo sa ating mga magulang, kasi yung una, may promise ang Panginoon din doon. Pero alam mo kung ano yung tama, manalangin ka sa Diyos, magtapat ka sa Diyos. Pag meron ka ng panahon para ikaw ay magpasya, sana naman pumasya ka na ikaw ay nasa Panginoon. Okay? Five. Revelations 2:10-11. Revelations, last book ng Bible, Revelation 2:10-11. Tayang 10 minutes. Babasa. Go. Fear not of those things thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the okay, ito ay nasa last part na ito ay katapusan na. Okay, sabi doon, fear none of those things which thou shalt suffer. Pag mahirapan natin, behold, the devil shall cast some of you
in prison. Hindi naman lahat tayo. Some of you lang. That ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Kung nangyari, dumating yung panahon na yun, pinipersecute na yung mga, sino mga Kristiyano din naniniwala kay Kristo? Tapos kinukulong na tayo, at tayo pinapapatay. Anong dapat mong gawin? Patayin niyo ako. Di ba? Alam mo naman kung saan ako pumunti. Sabi doon, kung hindi ka takot mamatay para kay Kristo, meron kang crown of life. Meron kang putong ng buhay. Crown. Kita natin ang crown. Yung tunay na crown din yung ginaganon lang. Okay? Yung tunay na putong ng buhay. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. Unto the churches, let he that overcometh shall not be hurt of the second death. Okay, tayo lahat ay nag-overcome kung tayo ay tumanggap kay Kristo. Okay, nagyayan sa ibang verses. Okay? 2 Corinthians 12:9-10. Natapos na ba ako doon? Hindi pa. 2 Corinthians. Ang dami palang persecution. Dapat mapapersecute pala tayo. Sana hindi na lang tayo pumunta dito. Ganun ba? 2 Corinthians 12:9-10. Babasa. Ready, read. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ will rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. The point of verse 9, okay? Si Paul po nagsasabi niyan. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Tayong mga tao, mahina. Tama? Madali tayo. Pag may problema, nadadang tayo. Totoo yun. Tunay yun eh. Tao tayo eh. Kaso lang, merong pangako ang Panginoon. Yung grace daw niya, sufficient. Okay? Tama. Akma. Sukat yung kanyang grace. Okay? Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, no? Sa kainaan ko, aking mga blemishes, no? May nunala ko kung saan. Okay? Yung mata ko nasa gitna ng ilong ko. Pango ang ilong ko. Maitim ang kulay ko. Maputi naman ako, sobrang puti. Alam niyo, sobrang puti yung albino. No? So, red, cord, white. The power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, kawalan. Wala ako ngayon. In persecution, na pinipersecute ako. In distresses, for Christ's sake. For when I am weak, sabi daw, kung kailan tayo mahina, kay Kristo, tayo pinakamalakas. Then I am strong. Paano ka nang weak? Tapos paano ka lumakas? Ang may nagpalakas sa'yo. Tama? Si Kristo yun. Galatians 4:29. Ang dami naman, ang verses. Ang katapusan ng verses patungkol sa persecution. Meron pa akong apat. Pagkatapos nito, tatlo na lang. Galatians 4:29. But as then he that had born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Ang context no. Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what saith the Scripture, cast out the
bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir to the son of the free woman. Okay. Now, kinocontrast lang dito yung dalawang klase ng tao. Yung isa, born of the spirit, yun ay yung mga Kristiyano, at yung mga born only of the flesh. Okay? Yung mga tao. Okay? Sino dito yung born of the spirit? Yung pinanganak muli sa spirito. Sino dito? Kailan kayo pinanganak muli sa spirito? Kailan ka pinanganak muli? Nung ikaw ay naligtas nang tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Okay? Yung may nagpe-persecute, yung mga nasa flesh, yung mga nasa spirito, pinanganak sa spirito, yun yung mga nagpe-persecute. Okay, nang alang-alang sa kay Kristo. 1 Thessalonians 3:4-5. 1 Thessalonians 3:4-5. 1 Thessalonians 3:4. Pabasa. That no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we are with you, we think of you more than we should suffer tribulation, even as came to pass, and ye know. Okay, mga Kristiyano ngayon, dami ngayon dahil dun sa pre-trib rapture, no? Yan, no? Ang linaw dito, no? Sabi yan, no man should be moved by this affliction, for yourselves know that we are appointed thereunto. Tayo mga Kristiyano, pagdadaanan natin yun. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation. Okay? Ang tribulation ay pagbibigay ng affliction sa mga Kristiyano, ng mga taong galit sa Diyos. Okay? Even as it came to pass, and ye know. Alam nyo yun, pero mga, may mga aral na yun na hindi tayo papasok ng tribulation. Pupuhanin na kagad tayo ng Panginoon bago pa mag-tribulation. Mali po yun. Ang Bible sinasabi, tayo'y dadaan doon. Okay, sabi dyan, no? Appointed there unto. Dadaanan natin yun. Pero huwag kayong manor. Pangako ng Panginoon, okay? Pag pinasepyo tayo, ililigtas tayo. Tama? Wala ka ng pag-ano. Ililigtas ka na eh. Ano mang mangyari sa'yo, pag namatay ka, sa langit ka pupunta, antad-tadin ka man na parang pinong-pino ng mga kalaban ng Diyos, wala silang matatalo nila yung katawan mo. Pero pagdating ng Panginoon, babaguhin yan. Ano pa nakakatapos mo? Napatayan na, sige. Okay. Hindi tayo nakatakot. Ipapuklaim natin sa kanilang katotohanan. Tapos sabihin natin ang truth. Okay? Matthew 10:16-18. Tapos na ba ako doon? Kanina? Parang tapos na ako doon. Tapos na ako doon din, di ba? Mamaya, babalikan natin yan. 1 Peter 4:12-14. Maganda kasi yun. 1 Peter 1 Pedro 4:12-14. Okay? Basa! Beloved, ye keep not strange concerning that fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice in as much as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with receiving glory. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part ye is neither spoken of, but on your part ye is glorified. Okay, sabi niya, pag pinapersecute ka, ano daw dapat maging reaction mo? Malungkot! Maglungkot ka, ang kanang lumabas ng bahay niyo. Ang sabi,
If ye reproach for the name of Christ, happy are ye. Magalak ka. Maging masaya ka. For the Spirit of glory and of God rested upon you. Yung Spirito ng Panginoon nasa iyo. Ano bang meron sa Spirito ng Panginoon? Peace. Di ba? May kapayapaan. Gentleness. Perseverance. Meekness. Sarap nun, di ba? And on their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Yung iba, sinasabihan siya ng masama, pero sa'yo, siya ay nawawal. No? Nabibigyan ng luwalhat. Glorified. Ibasahin natin yung pinaka-last part, yung Matthew 10. Balik tayo sa Matthew 10. 16 to 18. Basa, behold. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be therefore wise as serpents, and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake. For my testimony against them and the Gentiles. Sabi sa 19, but when? But when they deliver you up, they know not how or what he shall speak, for he shall be given you in the same part what he shall speak. 20. For it is not he that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Okay, wala tayong magiging problema. Panginoon ang magsasalba sa atin. And then, for it is not yet that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Pag tayo na persecute, be still and know God. Okay? Alamin natin kung sino ang pating Panginoon. Okay? Magpe-persecute ba tayo? Yes. Expected. Madadown ba tayo? Sometimes. Pero sabi ng Panginoon, dahil hindi ka madown, dahil ikaw ay magalak. Okay, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa salita mo, sa buhay ni Moses, sa buhay ng mga Israelites. Kay Pharaoh, Panginoon, kung gaano niyo pinakita, Panginoon, sometimes, hindi dapat kami matakot, Panginoon, sa mga taong galit sa inyo. Imbis na kami matakot, Panginoon, kami magtiwala, Panginoon, sa inyo. At ito'y pinangako mo na sa amin na kami darating at dadaan sa ganitong mga persecution. Kung kami, Panginoon, ay maglilingkod sa inyo. Gagawin namin, Panginoon, ang katotohanan. Ama, salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Hindi nyo kami iwan o pababayaan. Kung kami dumako man sa ganitong mga persecution, kayo, Panginoon, ang aming deliverer. Kayo, Panginoon, ang aming katotohanan. Kayo, Panginoon, magbibigay ng kalakasan sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy ng mga pangako mo sa inyong mga salita. Huwag kaming matakot, Panginoon, at kami patuloy na magtiwala sa inyo. Salamat pong muli sa hapong ito, sa aming pag-iwahiwalay, ganun pa ang pagkasalo naming merienda sa aming Panginoon, magbigay ng kalakasan sa aming katawan. At next week muli, ibalik niyo pong muli kami sa bahay-sambahan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.